we adjust ourselves based on dun sa taong kasama namin. So, kunyari, I'll give you one example, guys. Ha. Kunyari, may kausap ako na Gemini, sabihin natin Gemini. Napakadaldaldal ng mga Gemini talaga. Ang dadaldal nila, guys. Napakadaldaldal. Eh, ang ginagawa namin, nag-a-adjust kami. Ganun. Ngayon, balik tayo sa topic. Do you believe in second chances? Yes, I do. And even third chances. Hanggang, ako mataas ang ano ko eh. Mataas ang allowance for mistakes ko. So, umabot ako hanggang third chances. I don't know about other people. I don't know about other people. And this is how I make my decision. Ako to. This is how I make my decision for second chances. I see how that person would ask for that second chance. Meaning, paano ba? Hilap. Sorry guys, nahirap mag-Tagalog. Lalo pag galing ka sa work mo and then sa writing and then, ano, Tagalog, wait. Tagalog. Titingnan ko kung paano siya mag-ask ng second chance or ng third chance. So, yung going to second chance, meron akong allowance for mistake doon. Parang, okay, ito yung ano niya, parang, ito yung ginawa niya eh. Sige, mapatawarin na kita. Ganun. Kasi second chance yun, even God gives chances, multiple chances actually, because God has a compassionate heart, right? Napakamapagpatawad ng Diyos, di ba? So, bakit hindi pa ako? But, we're only humans and we have our right to live. So, for me, binigyan niya ako ng free will ni God. So, I have to use it, right? Do you follow my analogy here? Magkaiba tayo ng analogies, pero ito lang yun sa akin. Then, gusto ko lang malaman kung ano yun sa inyo. Basta ako, I believe in second chances and then third, umabot ako hanggang third chance. I don't know about other people. Okay, I don't know about other people. So, ewan ko ba? Natuwa ako. Parang, pang second chance kasi talaga yung on the way na ako. laging tugtugan yan ng ano, ng mga, alam mo, may mga pamangkin na kasi ako ng mga nasa 16, 17. You know, when we go joyride, yung me loves talaga nilalagay nila ni, ano yan, King Badger, di ba? Kaya alam ko yan. Kaya natatawa ako. Siyempre, nilike ko na lang. Auto-like naman ako pa kay Bukin dati. Auto-like! Yun lang. Dahil lanot kayo, bibigyan ko kayo na advice from the universe. Hindi ko isa-save to. No, I'm not gonna save it. It's just my two cents. I just want my thoughts to be out and about in the real world. Ayun pala, guys. Thank you. Pag alam nyo, nakakatuwa na ano, ang bilis ng TikTok ni Boy Kindat. Kasi yun nga, natutuwa rin ako sa mga fans na naniwala dun sa akin. Kasi guys, syempre computer engineer ako. I know how these kinds of platforms work. I'm not saying na kaya sumikat yung YouTube ko or what because of that. That's an advantage. And then, kung alam mo kasi kung paano gumalaw ang algorithm, sabayan mo ng creativity, hindi po ba? So, nung nag-tweet ako, kasi ang dami ko nakikita, like, mga, wag niyong i-share, para maraming manood. Like, oh my God, nagpanik talaga ako, shit, wait, tingnan ko muna kung paano, pinag-aralan ko kung paano gumagana yung algorithm ng TikTok. And then, I found out na, TikTok has this algorithm na para siyang Google algorithm na search engine. And then, they count how many frictions meaning, in layman's term, parang ilan yung nag-react doon sa video. Remember yung mga past, ayoko na kasi pag-usapan eh. Basta yung, like, mga videos na sabi ko sa inyo, huwag nyo nang panuorin because of issues. Di ba sabi ko, kahit even disliking that video would make it like boom. Yeah, hindi ko kasi pwede sabihin kung bakit alam ko yung sa YouTube. Pero sa TikTok, inalam ko that time na may nagkakalat na parang huwag kayong mag-share, ganyan. Inalam ko talaga. And I found out that TikTok has this algorithm na you even just push the share button and then syempre heart mo, di ba? And then syempre ikaw, fan ka ni DJ Luna, you're gonna follow him right away, right? And then
ano mo siya, i-share mo yung video sa ano mo, sa SockMed mo, social media, and then pwede mo rin siyang i-download. Tapos na nakakatuwa doon, di ba, nung pinost niya yung Popoy Basha, na-copyright, eh may copy na lahat. Magkaiba kasi ang copyright, ng, wait lang ha, titignan ko ba may, parang tumunog. Ayun, may natin kasi akong email. Yun, magkaiba kasi ang copyright ng Facebook, ng Instagram, ng Twitter, at saka ng TikTok. So, yun. Ganun pala siya i-pronounce. Kasi meron akong colleague working, parang ano nila sa, parang marketing, it's TikTok. Arte na, TikTok. Whatever, dude, we're in the Philippines. I'm gonna call, if you're gonna call it TikTok. Diba? TikTok. Pero yun nga, I'm just following it kasi syempre, mahirap na. Mamaya nanonood yung friend ko. It's TikTok, you bitch. Okay, pick up artal advice. Yun lang. Natuwa ako dun sa... Baka naman, hindi pa kasi nakakasap si Remel eh. Hindi pa. Pero tuwa ako dyan sa pa-second chance kay Marilyn niya. Advice to, syempre, Queen Carla to. Minahita akong basher na naman. Ayun, tatuwa ako dun sa basher talaga na yan. Alam mo dun sa basher ko na... Actually, yung iba wala na eh. Yung isa na lang ang ayaw tumigil. Sabi niya, hi, sa wakas! Nati-tiktok na si Queen Carla, hindi na siya magtataro cards. Sorry, girl, hindi. Ang mga kapigil sa akin. Bakit? Hindi naman kita, sinisingil ba kita, girl? Yun sa nagkakalat sa TikTok, sa Twitter. Pero kaya lang, mahal na mahal pa rin kita. Kasi kung wala akong basher, ibig sabihin, diba, boring ang buhay ko. Eh, meron nga ako mga friends. Meron akong kakilala. Ito yung real life. Kakilala ko lang. Somewhere. Diyan. Binash-bash niya si DJ Union nung panahon ng mga bashing-bashing. Sobra. Grabe, like, bash siya ng bash. Babae siya. Yeah. Dalawa sila actually kwento. Total, kwentuhan lang naman to. Tama, kwentuhan lang habang wala pa tayong ginagawa. Binash-bash, itong isang babae, binash-bash niya si DJ Linyo. Like, binash-bash. Eh, kilala ko siya sa totoong buhay. Sa Facebook niya binabash. Sa Facebook niya binabash niya si DJ Linyo. Basta tinawag niya ng mga, like, ang daming mga terms na masasakit. Tapos, sa Facebook niya pinapost. Hindi, nagtataka ako. Nagtataka talaga ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko nga, di ba, kagaya kanina, malaki ang allowance for mistakes ko. Matagal ako magalit sa isang tao just because I put myself into that situation. That's how compassionate people, pinag-aaral, parang pinag-practice kayo magiging compassionate. I really love that word. Eh. Being compassionate is feeling of the other person. Raramdamin mo yung pakiramdam ng other person. Parang ganon. Tama ba yung pagkakapaliwa? I'm so sorry. May hirap ako sa Tagalog talaga. Ilulugar mo yung sarili mo dun sa tao para maintindihan mo yung perspective niya. So, nung kasagsagan ng issue ni DJ Luño, first and second, di ba two waves yun? Two waves, not two COVID. Basta, na, if I remember correctly, two waves yun eh, yung issue ng DJ din yun. Mas intense nga yung pangalawa kasi nung una na feel, parang ay, hinahanapan na siya ng butas. Ganun. Itong si girl, two consecutive, teka lang, tingnan ko nga, wait lang, titingnan ko, baka nanonood yung, kasi friend, kilala ko siya sa totoong buhay eh. Alam niyo na, ba't ang daming request? Ang daming yung request, anong may sasabihin ba kayo sa on-air? Ano to, 500 requests. Joke. 100 lang. Ano yun? Ba't 100 requests? Kasi sumali sa video. Anyway, itong mahaba pa din naman natin sa save eh. Itong si girl, chismisan lang to. Itong si girl, kasi 2 hours pa yung break time. Kung dami ko singit. Eh, to si girl, ano,
dalawang beses niyang binash itong si DJ Lunyo. Dalawang beses niyang binash. So, ako that time, ang iniisip ko, sabi ko, kung galit talaga siya kay DJ Lunyo, kunyari ha, that time, ang iniisip ko, kung galit talaga siya kay DJ Lunyo, dapat hindi niya sa Facebook ipopost. Not unless mema siya. Like, mema share, mema post. So, doon na time na nagsink in na sa akin na, wait, kilala ako ng tao to in real life. So, mukhang ako'y tinitira niya. Kasi, syempre, most of people, like, mga friends ko, they know na, you know, naging kakilala ko na si DJ Lunyo, gano'n. So, parang, that time, I felt like, wait, ako yata yung tinitira niya. Kasi, syempre, ako yung masasaktan. Ako yung alam niyang masasaktan for posting that memes. Like, sobrang lala ng mga memes, guys. Like, sobrang lala. Alam niyo yun, parang, if you really know that person, si Lunyo, masasaktan ka. So, that time, parang, hindi ko kasi siya ma-unfriend kasi marami kaming pinagsamahan. Like, marami kaming pinagtitingnan ako kasi may baka may common friends kami na nanonood. Wala naman. So, yun. So, parang that time na feel ko na parang, ay, ako yung inaano na ito. Kasi, ito ha, may ano kong mga ibang close friends din. Hindi naman sila, kasi alam nila. Kasi pag yung mga friends ko, tatanong sila na, ay, close ba kayo DJ Lunyo? Sakto lang ako. Ganyan. Saktong batian. Ganyan. Pero sabi ko, kilala ko na kasi alam ko na yung ugali niya. Parang ganun. So, yung mga close friends ko, they never posted anything negative except for that one girl. That one girl. Na, hindi ko alam kung saan siya nang gagaling. So, that time, na-feel ko na na, sana mali ako. Pero, na-feel ko na that time na, she was bashing them well hard because she wanted to hurt my feelings. Nagets ninyo? Diba? So, yung isa naman, guy naman siya. Guy. Nagpapatulong siya sa akin ngayon. Kasi di ba may mga likers ako, ganyan. Influencer scammer. Ganyan ang fake eksena ni Carlota ngayon. Nagpapatulong tong guy na to. Lalaki naman to. Na i-share, parang i-share yung page niya. I don't know. I-share yung page niya. Tapos nag-chat pa siya sa akin. Na parang, Ate Carla, ganyan. Pwede mo pakishare mo yung page ko? Kasi nagla-livestream siya ng ML, yung guy. Pwede mo pakishare para may manood? Ganun. Pang-like lang, ganyan. Hindi mo marami akong likers, ganun. Ganun. Naalala ko yung guy na yun. Yung guy na yun, tinawag-tawag na kung ano-ano sa DJ Lunyo. So, as much as I wanted to help that person, I decided not to and tell him straight up sa messenger if bakit hindi ko gagawin. So, ganito ang pagkakapaliwanag ko din sa lalaki. Sabi ko sa kanya, if I'm not mistaken, I'm just playing with the words kasi it's a voice call. Kasi medyo close ko din tong guy. Sabi ko doon sa guy, hindi ko, Balong, in Ilocano kasi, Balong, hindi ko kasi pwedeng i-share, parang adding ganyan. Hindi ko kasi pwedeng i-share yung page mo sa wall ko or sa Twitter ko. Kasi, ang mga followers ko, mahal na mahal si DJ Lunyo. Parang, minahal na lang din nila ako, parang gano'n, dahil magkaibigan kami DJ Lunyo. Parang gano'n yung pagkakapaliwanag ko sa kanya. So, parang, ako, sinasabi ko sa kanya yung totoo, not because to hurt him, but to tell him kung ba't hindi ko siya matulungan. Sumagot, sabi niya, anong problema doon? Anong problema doon? Sabi ko, tinawag-tawag mo ng kung ano-anong bagay si DJ Lunyo, not one,
not two, not three, not four. Dahil may pinagsamahan tayo, wala akong pake, hindi kita in-unfriend. Although marami ako in-unfriend that time. Eh, yung iba naman, hindi ko naman close. Parang na-meet ko lang somewhere over there. Diba? Oh, eh, yung guy na yun, may pinagsamahan kami. So, sabi ko sa kanya, isishare ko yung page mo. Gusto mo i-follow ka nung mga taong mahal si DJ Luño. Eh, ilang beses mo tinawag si DJ Luño na ganito, ganyan. Do you get what I mean? So that time, he said, ah, okay, ate, I understand. Yun na yung sinabi niya. So what's the lesson in there? Is dun sa unang sa girl, hindi ko alam kung anong problema niya, kung bakit siya galit sa akin, eh friends naman kami. It's, eh kung gusto niyang batikusin si DJ Luño, di sana nag-Twitter siya, tapos tinagtag niya yung real account ni DJ Luño sa Twitter na, Luño, channeling, bakit sa Facebook ka, naka-friends lang naman yung mga post mo, ilan lang naman ang friends mo, tapos, it doesn't make sense. Tapos sa pangalawa naman, never ever burn bridges. Don't burn bridges. At the end of the day, you wouldn't know if you're gonna use that bridge. Got it? Hindi mo alam kung gagamitin mo yung bridge na yan. Ba't may ba-burn? Wala tayo sa ano, Kingdom ba? Zombie. I love that series. Yung Kingdom. Burn bridges. O, di ba? O, di tayo sa... Dami natin yung fairness, ha? Hindi ko siya save to. Da. Ayoko. Kasi wala akong make-up. Hindi, joke lang. Hindi yun ang dahilan. Ayoko. Ano lang to, sakto, kwentuhan lang. For my 2 hours. Instead of, you know, doing nothing. Watching, dahil hindi ko siya save to. Watching other people's trash in social media. Guys, ito pa pala, total hindi ko ito isa-save. Wag na. It's not about Remuel or anything. It's about may other, kasi may mga, syempre, alam nyo naman na connected ako sa iba pang mga social media. Influencer rest. I love you too, Ayan. Advice to. Ayan, follow na daw ni Jane yung mga bashers niya. Ako guys, ang dami kong in-unfriend that time. Nung kasagsagan ng issue ni Luño, ang dami. Parang lagpas 50 yata. Not because I sided Luño that time. Maybe I'm biased. I'm biased maybe because, eh, ano kasi, si Luño kasi, ano, nag-click yung ano namin, yung ugali namin na parang, may mga trip siya na trip ko, ganun. Yun na lang. May trip siya na trip ko. So parang pwede ko siyang kausapin sa ganitong bagay, ganun. Ganun. Ay, yung mga tao in-unfriend ko, hindi ko naman, like, na-meet ko lang yun sa event. Na-meet ko lang somewhere na parang, kunyari, may pinuntang ang party na parang friend ni friend. Tapos, pag uwi mo, nakita mo may friend request. Ganun, syempre maganda yung atin yun. Hindi, joke lang. So yun. At sa ato sa mga nagtatanong, ano yung ano ko, alo, pati ba naman yung mga TikToks ko tinatanong niya, ang sasagutin ko, bakit yung wala nang ikaw? It's for my ex. Wala nang ikaw. Inspired akong gawin yun, di ba? Feel na feel ko yung mga pag-ano-ganon pa sa TikTok ko kanina. It's for my ex. Kasi naka-follow yung ex ko sa Instagram ko. Nung nalaman ko na naka-follow siya sa akin sa Instagram, pinost ko na agad. The irony of life is? Siya nag-unfriend sa akin sa Facebook. Siya nag-unfriend. Si Exa nag-unfriend sa akin sa Facebook. Tapos, finalo niya ako ngayon sa Instagram. Ang weird niyang tao.
So, kanina, sabi ko, eh, wala na, naka-move on na talaga ako. Wala talaga, wala na akong, wala na akong na-feel sa kanya. Gusto ko lang mang-asa. Ayoko naman siya mag-unfollow, sayang yung isang following mo. Mukhang tanga. Nanginahin sa isa. Hindi, okay lang, yun, gumawa ako. Eh, ang dami, libo-libo naman yung nagbibigay ng IG story. Hindi ko na-chinek kung nakita niya yung ano. Wala nang ikaw. Nag-inarta na wala nang ikaw sa TikTok. Wala nang ikaw. Wala nang ako. Teka lang. Diyos ko, day. Mga nanonood na kilala yun. Asari na naman ako mamaya. Yun. Tapos ano, yung iba, wala na. Siyempre, ano ko na lang yung mga trippings na lang ni Queen Carter, yung mga sumunod. Pero yun, yung mga nagtanong sa akin kung para saan yung wala nang ikaw. Sa ex ko po yun, naka-follow sa akin eh. Di, welcome to my to my Instagram page. Here's your welcome message. Wala nang ikaw, wala lang ako. Advice to advice. Uy, Hazel, baka ma-manifest mo si Alden Richards na maging boyfriend ka. Alam niyo, abnormal kayo nakinikilig sa amin ni Alden Richards. Eh, wala lang naman yun. Nakakahiya kay Alden Richards. Ang daming hugot kasi hindi ko isa-save to. Hindi ko isa-save to, dah. Ang dami ko kayo pinagsasabi. Ay, wait! Ganto na lang gawin natin. Mag-reset tayo. Mag-reset tayo kasi ninyo. Para doon sa mga, naawa kasi ako sa mga OFWs. Mga balitaan nila nag-live tapos nag-pick a card tapos hindi inano ni Queen. Ang dami ko sinabi kanina, shoota. Wag na. Basta nakapag-decide na ako na this is not gonna be saved. Okay, pile. One or two, advice ito. Hindi na, wag na, wag na. Nag-decide ako na magbabasa pala ako ng book after this. Kayla Colleen, yes, kinikilig ako kay Alden. Hindi kasi alam niyo si Alden kasi, bakit ko siya crush? Matagal na, matagal ko na crush si Alden. Alam mo ba bakit ko siya crush? Alam ko din yung hirap niya bilang artista, yung nag-start siya. Natalo siya sa Starstruck eh, di ba? Natalo siya sa Starstruck and hindi siya sumuko. Hindi sumuko si Alden Richards. Si Richard Fulkerson. Mamili na kayo habang nakikwento kayo about Alden Richards. Hindi sumuko si Alden. Alam niyo yun? Nagsipag talaga siya na nagsipag. Hanggang umabot sa point na dumating yung Aldab. Diba? Tapos, yun na. Everything is history. And, hindi siya nakakalimot kay God. Hindi. I remember pa way back, hindi siya nagpre-pretend, guys. Hindi nagpre-pretend si Alden. Way back, talagang matweet siya about God. Ma-post siya about God. Wala pa kasing mga ganito-ganito na ng mga lives nun, di ba? God is above all else. God is above. Yung iba kasing mga mati ni idols, hindi masyado. Kasi parang feeling nila nakakabawas ng pagkalalaki yun. Yung iba lang. Parang ayaw nilang mawala yung bad boy, snob, maangas image nila. Mawala kasi yung mga maangas image mo when you post tweets about God eh. Wala. Matik talaga yun. Parang, lalo in social media world. Alden kasi is, really, he's not scared to share his faith to other people, especially to his followers, to inspire him.
So, doon ko siya naging crush. Like, matagal na talaga crush ko na yan. Parang consistent yan si Alden. So, I support him, like, you know, in everything that he does. Every stuff that he does. Tapos, marami namin similarities. Wow. Alden, marami tayong similarities. Mayroon din siya mag-games. Mayroon din mag-games si Alden. Mayroon din siya mag-Mobile Legends. And then, I found out, like, a year ago, naglalaro din siya ng The Sims. Si Mayn yata nagturo sa kanya ng The Sims. Naglalaro na ako The Sims. Tapos yung mga naka-like page, basta yung mga naka-like siya, ganyan. Doon sa all Twitter ko, alam ko kasi yung mga nilalike niyan, mga parehas kami ng trip. Pero alam ko naman na, ano, hanggang fan lang ako. Makay, alam ko naman lumugan. Hindi ko kasi kaya ibigay kay Alden yung future na baka hinihingi niya. Drama. Meron siyang future and yung future niya yun ang kailangan niyang sundin. He must follow his path moving forward. Okay, nakapili na kayo? Deck 1 or deck 2? Advice to ha, general. Ang napili ko is deck number 2. So, deck 1 muna tayo. Yes. Mami Senaida, nakakabawas, parang para sa mga kabataan ngayon, parang nakakabawas sa pagiging cool yung pag-share ng faith. Anong kinikilig? Aminin ko, oh, matagal na ako kinikilig kay Alten. Di naman. Di ba dati ko ng mga lives di sinasabi ko crush na crush ko talaga si Alden Richards. Not only because he's a good looking person or he's very talented. Ano lang yun, mga pang number 3, number 4. Yung number 1 yung ano niya, yung dedication niya sa work niya. Ay, number 1 is of course faith to God. And then tapos yung outspoken behavior niya with faith to God. And then yung number 2 niya is yung ano niya, dedication niya sa work. Nakatra kasi yun, dedicated sa trabaho. Masipag. Ito yung advice ninyo, guys. Deck number 1. Niknok anong card din? Parang ano nga yata yun, na hindi, alam niyo si Alden, siya yung crush na gusto kong mag-succeed, ganun. At saka hindi kami magkakilala sa totoong buhay. Tigilan mo yung Carden na yan. Yung Alden, Alcuin. Ano yan? Hala kayo. Lahat na lang. Tigilan niya. Baka makarating yan sa mga kampon ni Alden. Ako, mabash-bash na naman ako. Ayoko na ng love team, love team. Ayoko na ng love team, love team. Nakakabash yan eh. Pagka na-link. Kasi yung kunyari, na-link yung idol nila, tapos ganyan, magagalit sila, wala kang karapatan, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu. Yan din yung disadvantage yung mga love teams. Six of Pentacles in upright, Queen of Wands in reverse, Seven of Cups in reverse. Deck number 1, yung tataa, marami ba kayong choices? Marami ba kayong choices? Yan ako nanonood yung pinsan ko, invite ko nga yung pinsan ko. Marami pa kayong choices. If so, the universe is telling you to cut off all the choices and pick one. Number 2, Queen of Wands in reverse. Stop talking. Just stop talking. Hindi ko alam kung bakit. Kung ba't pinapa-tanong kayo ng universe. Deck number 1. Six of Pentacles. Be generous. Be generous to your family. To yourself. Sa sarili mo.
other people who are in need. Diyan na napapasok yung compassionate heart. Okay, deck number 2 labas. Ito yung advice natin. Inaabaan ako, baka pagalitan din ako ng universe ko ng mga pinagsasabi ko dito. Nag-declare, oh, cute. Nag-declare siya. Seven of Pentacles in upright. Knight of Wands in upright. Ace of Pentacles. So beautiful. I-save ko to. Biglang ganun. Save ko to, shit. Gusto ko ng remembrance. Ang ganda ng advice. Ang ganda. Shh. I'm gonna claim this, universe. I'm gonna claim this. Deck number 2. Matagal na kayo nagtatanim ng good things, positivity, positive actions to other people. Nagtanim siya, di ba? Ngayon nakita niyo yung mga fruits, yung mga bunga nung mga tinanim niya. Kung hindi mo pa nakikita, parating na. Like, parating na. This is taking actions in situations that are needed, that are asking, parang demanding, situations that demand actions. In Tagalog, paano ba? Translator, please. Yung mga sitwasyon na kailangan mag-react ka, parang ganun. Tama ba? Yun, ito. Ginagawa ko na lang general, pero total, nababanggit nyo na sa chat. Yes, this is a fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. And then, so what? Pati ba naman yung mga zodiac sign nyo? Ace of the Pentacles. Something big. Big. That, something big. That is... Ayoko magkamali kasi ng interpretation eh. Sa sitwasyon ko, meron akong naiisip. Pero it's not about love yung sitwasyon ko. Pero kasi kayo kasi nagde-demand kayo about love. Eh, general din to. Napakaganda. Tingnan nyo mabuti, deck number 2. Sorry to sa mga deck number 1. Huwag nyo na lang just take what resonates sa deck number 1. Itong deck number 2, matagal na kayo nagtatanim. Kung matagal kayo nagtatanim ng magandang bagay, mag-harvest kayo niyan. Ngayon kung masasama yung mga itinanim ninyo ng nakaraan, hindi ko kayo tinatakot. Na-experience ko kasi yun. I learned it the hard way. Magtanim ka ng masama sa labas. Wait for it. Antay-antay lang, sis. Antay-antay lang. Wait ka lang. Sasabihin nyo bakit? Ba't ko sinasabi to? Kasi na-experience ko siya. Like years ago, nagtanim ako ng bad stuff outside. Tapos, boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Parabing, parabong, boom, boom. Bumalik kay Queen Carla. Tapos, ayun. So, I'm not scaring you. Because that's how life works. Siguro na-gets nyo na yung point. Something big is coming to your way. Maybe you have to claim it. Claim it na lang. Nobody's perfect. I know. May nakita ako. Nobody's perfect. But at the end of the day, hindi ko naman sinasabi yung
mga ginawa mo na like bad, not all of which babalik. May mga time, may circumstances kasi na kailangan mo din pagtanggol yung sarili mo, so sasagot ka din ganyan. Or masasabi mo isang bagay because of out of anger. Pagdidibatehan pa ba natin yun? Kasi sabi ko lang, diba? Ewan ko kung nag-guess na ibang tao. Life is fair nga. Life is fair. So alam ng universe, alam ni God kung ano yung mga actions that demand, or ayoko na idamay si God eh, kasi hindi mo natin alam kung how he, let's just say the universe knows how you will be punished or be rewarded along the way. Alam ko marami nang natatakot dyan. Kasi lahat tayo, hindi tayo perfect. Tama. Pero kailangan ninyo ma-experience yun para matuto kayo. Kasi ganun ako natuto. Ganun ako inulma. Gaya nga nung sabi ng sikat na dancer na mag-aartista na yata. Yung sikat na dancer na mag-aartista na yata. Ano sabi niya? You grow with your experience. Di ba, binaridiktorya na naman kayo nung live niya. Nung pag-a-announce niya, nauwi siya ng Philippines. Yun. So, okay, matakot dyan sa karma. Embrace it. Ginawa mo yun. Tanggapin mo yan. Kung may binakstab ka na co-fan sa Twitter or sa Instagram or what have you, wait mo lang. May experience mo din yan. O, pag na-experience mo na, ano tinuturo sa'yo ng universe na binakstab ka ng co-fan? Huwag mo nang gagawin. Nangupit ka ng 20 pesos kay daddy. Nangupit ka ng 20 pesos kay daddy. Paparusa ka ba ng universe? Hindi. Lalo pag sinabi mo sa daddy mo, kumuha ko ng 20, malalaman din naman niya kinuha mo yung 20. Kasi ilugar, basta ganito ah guys, tinuturuan ko kayo kung paano, kasi ewan ko kung life hack ba tawag dito. Before you do things, kaya bago kayo atake na ako dito, alamin niyo muna kung ano yung sitwasyon. Minsan kasi hindi niyo nakikita yung bigger picture kasi blindfolded kayo. Di ba lagi kong kinakuha yung 8 of swords? Yung nakaganon, 8 of swords. Hindi nyo nakikita yung totoo. Ako kasi, hindi ko alam kung dahil empath ako, alam ko na agad kung ano yung ugali ng isang tao. Based sa salita niya, or based dun sa mga actions niya na ginagawa online or in real life. Alam ko na agad kung may tinatago siyang sama ng ugali. Tapos yun. Malalaman mo naman eh kung mabait yung isang tao or hindi. The way he or she talks. Turuan ko kayo ng isang. Kunyari may ina-idolize kini isang tao, isang artista or isang online sensation. Paano mo malalaman kung may tinatago siyang camera loop? Hindi ko talaga isi-save to kasi very personal. Watch that person's lips. Kasi na-edit na ngayon, di ba? And then the eyes. Pag yung artista, manood kayo ng video niya. Pag yung artista, may sinasabi, tapos tumitingin sa iba, kunyan, pag tumitingin ka kasi sa iba, sa ibang lugar, sabi ng mga psychologists, it's asking for information. Totoong nangyari yun. Inaalala niya eh, parang, alam niyo ba nagpunta kami ng Baguio? Diba? Paano mo malalaman pag sinadya naman? Ito pag sinadya ha. Yung blah 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 blah, tas may pag ganun. May pag
Saka tingnan niyo mabuti yung lips. Eh, mahirap kasi siyang, mahirap siya i-master. Basta ako, kaya masaya buhay ko, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi, alam ko paano magmanala ng mga mabait na tao. Alam ko agad pag... Mahirap din maging empath, guys. Mahirap din maging empath. Ano ako eh, emotionally aware. So, mas marami pa akong alam kaysa sa alam niyo sa sarili niyo minsan. Kunyari, kaibigan kita in real life. Christine. Kunyari, kilala kita in real life. Panagkwentuhan tayo. Alam, ramdam na agad kita. Alam ko na agad kung... Hindi kita judge dun sa initial stage. Pero may idea na agad ako kung ano ka. Anong may mga ugali ka, ganyan. And if you are a good person naman sa akin, tapos wala ka namang ginagawa masama, ako yung mag-a-adjust sa'yo. Parang, ayaw ni Christine ng madaldal. So yun, mag-a-adjust ako. Ganun ako. Kaya pag may kausap ako sa phone na madaldal, tapos gusto ko yung kausap ko, kunyari, tatahimik ako ganun. Pero pag gusto niya na, kunyari, sumagot na ako, sasagot na ako, ganun. Ewan ko, I'm a good listener kasi. And that's how you grow your spirituality, your mind, your soul. Listening to other people. Nag-gets ninyo. Guys, we live in the social media world. Ang daming nagpapanggap dyan. Maraming nagpapanggap na mabait. Maraming nagpapanggap na they are like this, they are like that. How you like that? So, panag-follow kayo ng mga artists sa social media or you watch vlogs in YouTube or on TikTok, salain nyo mabuti. Naalala nyo yun ang lait ng tricycle driver. Matagal ko nang alam na gano'n ang ugali niya kasi the way lang siyang magsalita eh. Pero diba, sabi ko sa tweet ko, you deserve second chance. I'm not gonna call her she. He doesn't deserve it. Kasi sinira na naman niya ang LGBTQ eh. Sinira talaga ng tao yun ang LGBTQ. Parang, we're not like that. Although naiintindihan ko si Makagago that time. Tuwang-tuwa kay Makagago kahit siya, tinira niya yung LGBTQ. Parang, hindi naman ako yung tinutukoy niya or whatever. So, ba't ako masasaktan? Parang hinila lang niya pababa yung taong yun. Kasi masyado nang mataas ang lipad. Masyado nang umangat ang kasikatan sa ulo. Masyado nang lumaki ang ulo. Wala namang hydrocephalus. Eh, di ba? So, maganda yung ginawa ni Makagago na hinila lang niya pababa. Yung way ni Makagago, hindi kami mag-agree. Pero that's the right thing to do that time. And then yung mga iba, mas marami naman sila, mas okay na ginawa. Mas marami. Meron yung si Donalyn Bartolome, di ba, nag-switch sila with, with one day sa tricycle driver. Gusto ko yung mga ganon. Gusto ko yung mga ganon. Yun, ano kayo, mamili kayo mabuti ng mga influenceries. And yung mga tao na may content online, kunin niyo yung may weight. Lalo yung mga kabataan dyan, alam ko yung mga mommies na mga nagpo-follow sa akin, alam na nila to eh. Kaya nga nagpo-follow sila sa akin kasi may sense naman ako. Di ba mga mommies? Nababasa ko yung mga messages ninyo, laba ko ng mga mommies ninyo. Kasi tinuturo ako doon kay mga kids how to be a good person.
Eh, pagka mga mommies yung nagme-message, masaya ako kasi parang I feel like mommy ko yung kausap ko, parang ganun. Ito ako. Yun lang guys, sa mamili kayo mabuti ng... Alamin niyo mabuti, hindi porke like, idol ko to. Idol ko to. Don't judge him or her based sa mga past actions niya. Pwede nagkamali din talaga siya. Look at how that person, he or she, react on certain topics, on certain situations. In other words, tignan mo ka, kunyari may nangyari ngayon, something, tignan mo kung paano siya mag-react. Kung paras kayo ng opinion, okay, follow mo siya, paras kayo ng opinion eh, you're vibrating on the same frequency, hindi ka niya ma-offend, hindi ka niya masasaktan. Gets niya. Hindi porke maganda yung tao or gwapo yung tao, don't idolize people sa physical appearance. That's deadly, guys. That's deadly. In the United States, diba, parang pag nag-idolize kayo, tingnan nyo kung may ganito. May ganito. Yung, kung ano, kung like, singer, ganyan, out of the topic yung mga singer, mga dancer, mga, yung mga, like, creativity, yung mga painting, ganyan. Mga vloggers, of course, included yata ako dun. I don't wanna offend anyone, but, you know, yung may ganito, yung may ganito. Alam niyo kung bakit? Kasi, mag-feed siya ng thoughts online. Once you post it online, lalo sa YouTube, or sa TikTok, or what have you, andyan na yan eh, mapapanood na yan ng mga tao eh. Iman pag napanood yun ng 15-year-old, like, 14 or 15-year-old kid, napanood niya si ganito na, oh my God, nilalaan niya yung tricycle driver, so okay lang pala yun. Oo nga, ang pangit pala ng trabaho niya yung tricycle driver. Does it make sense? Beautiful eyes. Does it make sense? Anyway, guys, that's about it. Salamat sa pagsali sa isa na namang napaka, alam niyo pag unsaved, mas ano ako, no? Mas vocal or anything. Kasi, yun. Eh, parang pa-exclusive siya for the fans talaga. Yung mga nagpa-follow talaga sa akin sa God, ganun. Salamat sa mga nag-follow sa akin sa TikTok. And let's all pray na sana ano, maraming manood. Pero alam ko maraming manonood doon kasi wala namang ABS. Medyo unstable ang ABS-CBN ngayon. Maraming manonood nung magpakailanman ni, ano, ni Remuel Luño, aka DJ Luño. I-claim ko na, start pa lang yan. Nakita ko na kay DJ Luño na ano, sa ibang ano siya, unconventional artist. Yun yung nakita ko kay DJ Luño, unconventional. Parang, hindi naman unconventional ba? Ayoko na siya tawagin special, baka lumaki yung ulo. Hindi, joke lang. ano siya yung parang, gagawa siya ng sarili niyang genre. Does it make sense? Ang dami nagpo-point out sa inyo sa third reading ko, yun sa Luvana, diba? Third reading. Na parang mag-change platform siya. Ang tagal na nung reading na yun. Di ba? Exchange platform. Di siya na life-change platform.
nag-expand pa siya ng platform. Meron siyang TikTok. Guys, it's TikTok. Ah, TikTok. 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 Matiktok nga yan. TikTok. 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 It's TikTok. Ang galing ka mag-TikTok na. Yabang. Yun, si Revuel, ano siya, yung... Ewan ko magte-teleserye yan. Kalam. Wala akong idea. Teleserye. Parang hindi niya bagay mag-teleserye. Movies, ganyan. Ang bagay talaga kay Remuel is vlogging. Vlogging. Alam niyo kung bakit? Bakit dapat mag-stick si Remuel sa vlogging? Kasi matalino siya. Para madagdaga naman yung mga taong nagbabagsak ng ano, ng may kabuluhan diyan sa internet. Hindi puro basura yung mga nandiyan. Mga basura. Hindi talaga ako tatakot na sabihin basura talaga, basura talaga, like basura. Laitin mo ba naman yung tricycle driver? Ang dami ko pang gusto sabihin kasi maraming mo offend dito eh, for sure. Pero I don't watch vlogs na talaga na parang masyadong... Gusto ko may laman. Kumbaga sa bulalo, may... Magaganong ka. Hindi yung puro... Pakiyot. ganito. Ah, ganyan. Nag-date kami ni Jowa. Ganun. Pakialam ko sa date nyo ng jowa mo. Pwede yung ganon. Pwede pala. Ah, nag-date kami ng jowa ko. Date kami. Pero along the way na kinakwento mo siya, nagsishare ka ng, tapos alam nyo, nag-date kami ng jowa ko, doon ka na-realize kung paano pala magmahal ang ganitong ganyan. Kung paano pala ganyan. Between the lines, may matututunan ka. Yun. Pero kung puro basura na guys, alam nyo naman na puro basura na talaga yung pinupost. Alam nyo na yan, puro basura. Like, puro basura. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yan. Minsan nga pinapanood nyo na lang yan dahil bored kayo eh. Pwede nyo nang panoorin, basta huwag nyo lang i-absorb ha. So yan, balik tayo kay DJ Lunyo. Sana ano siya maging vlogger talaga. Like, focus siya sa vlogging and then, content, like online content, and then parang secondary niya yung TV, ganun. And then sabi niya may mga endorsements siya. Guys, hindi ko alam kung ano yung mga endorsements niya, utang na loob. Huwag niyo tinatanong sa DM. Hindi ko alam kung ano yung mga endorsements niya. Hindi ko tinatanong, privacy niya yun. Ano? Kasi mahahawakan siya sa leeg ng mag-artista siya. Hindi ko alam kung ganun pagka, syempre wala naman akong contract. Hindi ko alam. Kung pwede ka ba mamili ng jowa? So, kunyari, nag-artista si DJ Lunyo, pwede siya mamili ng jowa. Hindi siya pwede mamili ng jowa. Anyway guys, countdown na ako. 1 hour na yun. Salamat sa panunood. Sana may napulot kayong aral. Mga agaga ni Carl. Hindi ko siya save ito guys. It's for us and us only. Pag may nag-record, thank you very much. Wala naman ako sinabing negative. Diba?